puso. Material na pagnanasa lamang ang nasa inyong mga isipan. Araw-araw niyong tinatantya kung paano makakakuha sa Diyos. Araw-araw niyong binibilang ang yam at bagay na natamo na. Araw-araw naghihintay kayo ng masigit na biyaya upang kayo'y magkaroon at mas masiyahan. Nais nyo ng mas mataas na pamantayan sa kinasisiyahan. Araw-araw kayo'y naghihintay na magtamo ng higit na biyaya. Puno ng paninilang at dumi ang inyong bibig, pagkakanulo at kayabangan. Inyong mga salita sa Diyos ay di tapat, hindi banal. Walang mga salita ng pagpapasakop nang maranasan kanyang mga salita. Kaya anong uri ang inyong pananampalataya? Nasa inyong isipan, hindi ang Diyos o ang katotohanan na mula sa Kanya. Ngunit sa halip ang inyong mga asawa at ang inyong mga anak, mga bagay na inyong kinakain at isinusuot. Iniisip niyong magtamo ng higit na kasiyahan. Kahit ang inyong tiyan ay busog, di ba tila kayo'y bangkay? Kahit sa magandang panlabas na kasuotan, di ba kayo'y naglalakad na bangkay? Walang buhay, puno ng paninilang at dumi ang inyong bibig, pagkakanulo at kayabangan. Inyong mga salita sa Diyos ay tapat, hindi banal. Walang mga salita ng pagpapasakop nang maranasan kanyang mga salita. Kaya anong uri ang inyong pananampalataya? Kayo'y nagpapagod para sa inyong tiyan, hanggang ang inyong buhok ay magkulay abo. Ngunit walang nag-aalay ni isang hibla para sa kanyang gawain. Kayo'y laging nagmamadali, pinapagod ang utak para sa inyong laman at para sa inyong mga anak. Ngunit wala sa inyong nagmamalasakit sa kalooban ng Diyos. Ano pang inaasahan niyong matamo sa Diyos? Puno ng paninilang at dumi ang inyong bibig, pagkakanulo at kayabangan. Inyong mga salita sa Diyos ay di tapat, hindi banal. Walang mga salita ng pagpapasakop nang maranasan kanyang mga salita. Kaya anong uri